Hi, good morning. Wow. Hi guys. So today ay akin pong kayong i-update sa aking mga lettuce. Thank you po sa mga nanood ng aking first video ng hydroponics. Salamat po sa inyo. Thank you po. At sana po ay lagi kayong manood ng aking mga videos. Mapapadalas po ang aking pag-upload. So, sabi ko nga po doon sa aking mga nakaraan. Sa aking mga nakaraan. Isa lang naman yung video. Sa aking nakaraang video, ay nabanggit ko po doon yung tungkol sa ginamit ko na nutrient solution dito sa dalawang box na ito. At nabanggit ko rin po doon na kung saan ako hihiyang. Kaya trinay ko po kung alin ang mas maganda, ang NutriHydro ba or ang SNAP solution. So, yun. Kayo po, sa inyong nakikita, sa inyong palagay, at kuro-kuro, alin po ba talaga ang mas maganda na gamitin? NutriHydro ba or ang SNAP solution? Pero syempre siguro depende 'yon ano, depende sa lugar, sa klima ng lugar ninyo, or depende rin sa pag-aalaga kung paano natin sila inaalagaan, or may mga ganong factor ba, or depende sa ano pa? Kayo. Depende pa saan. I-comment nyo na lang po, no. So ito po ang NutriHydro, 'yan. Ito po yung ginamit ko dito sa right. Hindi, sa left. Ito po yung NutriHydro, ayan. Kalagay diyan NH NutriHydro. 'Yan, NutriHydro 'yan. Tapos ito namang nasa sa kanan, 'yan po ay SNAP. Yan, SNAP. So yan, parang wala naman silang ano, pagkakaiba. Parehas silang maganda. Parehas na yan, no? Gustong-gusto kong matuto talaga, kaya nag-try po ako, at talaga pong ako ay namamangha doon sa mga aking mga napapanood ng mga videos tungkol sa hydroponics, yung mga nagtuturo kung gusto kong magtanim pero wala pang gamit, wala pa, hindi pa dumadating yung in-order ko, ganyan. So ngayon, na-try ko na po, at yan ang resulta. Nakakatuwa pong pagmastan, ayan o. Sana malaki pa yung ilaki nila, no? Sana po talaga. Yan. Sila Lik. Ayan. Ito po yung sinasabi ko doon sa una kong video, sila Lik. Dito talaga ako na-excite kasi yan o, tataba ng kanyang stem. Ayan o, ayan o. Kita nyo ba? Yan, yan. No. Oh, butyog-butyog. Butyog-butyog na stem. Sarap kagatin. Ito yung ano, ano tawag dito? Invicta. Yan, ang Invicta. Baka po magtaka kayo kasi ayan ay mas malaki. Mas malaki talaga dahil yan ay mas nauna ko siyang itinanim mga to. NutriHydro ang ginamit ko dyan. Nga pala, ito NutriHydro ang ginamit ko dito. Tapos meron din akong ginamitan ko din ng SNAP, yung nasa dulo. Wait lang ha, papakita ko sa inyo. Wait lang. Yan. SNAP ang ginamit ko dito. Mas maliit to, siguro dahil, hindi dahil sa nutrient solution. Feeling ko dahil malayo siya sa araw. Hindi. I mean, mas mahaba yung sunlight na nakukuha nung nasa dulo
Kasi yung sunlight mag-i-start doon. Iikot yung sunlight papunta dito. Saka pa lang tuma si sinaga ng araw. Syempre siya from there hanggang sumikat dito. Ang tagal niyang nasisikatan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 or 8 hours. Ito, masisikatan lang siya ng araw ito. Mga mag-start siya ng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 hours. Yun. Yun yung isang factor na nakikita ko. Kung bakit maliit ito. Wala siya sa nutrient solution na ginamit. So yun. Balik tayo. Yan. So yun. Yun nga. Yung purpose ko ng video na to ay para ipakita sa inyo na based on my experience at sa ngayon parehong okay, parehong maganda, Nutrihydro at Snap, parehas lang. Kayo, i-share nyo yung experience nyo. I-comment nyo lang po below. Sa next video, ipapakita ko naman ang cheap kratky method using pet bottles. So, thank you po. So, sa ngayon, ito lang muna. Abangan nyo po yung mga susunod ko pa na mga videos na i-upload. At sana po ay magustuhan ninyo. At samahan nyo po ako sa aking journey. Yan, sa aking journey sa hydroponics. At magtulungan po tayo, turuan nyo po ako, i-comment nyo po yung mga pwede nyo i-advise sa akin, i-comment nyo rin po yung mga gusto nyo itanong, kasi ako po marami din akong katanungan, tanong din po ako ng tanong, comment din ako ng comment dun sa mga pwede kong pagtanungan, tanong ako ng tanong dun sa mga expert. Yan. So, thank you so much po doon sa mga napanood kong mga videos. Pag-sinubscribe ko rin po sila, sinundan, pina-follow sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat po dahil po sa inyong lahat. Ako po ay na-inspire na gumawa rin at magtanim ng lettuce at mag-try ng ganitong setup. Thank you so much po sa inyo. God bless po sa inyong lahat.